Nasunog ang dalawang bahay sa Tayum Abra dahil sa napabayaang kalan. Isang buong gusali naman ang nilamo ng apoy sa Cebu City. Problema sa linya ng kuryente ang nakikitang sanhi ng sunog. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Maitim na usok ang bumungad sa mga bumbero nang respondihan ang nasusunog na gusali sa Cebu City kahapon. Nagkagulo rin ang mga negosyanteng pilit nagsasalba ng kanilang mga paninda. Pero may ilang hindi kinaya ang makapal na usok at nahirapang huminga. Dalawang shop ang nilamo ng apoy. Mga makina, ubay-ubay yun to. Yung mga panapton, tanan records na mo, tanan na agilipto. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang apoy sa kisami ng tindahang nasa unang palapag. Posibleng problema sa linya ng kuryente raw ang sanhi nito dahil nagpatay-sindi ang mga ilaw sa mga tindahan bago sumiklab ang apoy. Nagkasunog din sa barangay Labangon. Kumalat ang apoy sa isang apartment matapos daw makarinig ng pagsabog ang mga nangungupahan. Inaalam pa ang pinagmula ng pagsabog. Aabot sa 250,000 piso ang halaga ng napinsala. Isang boarding house ang nasunog din sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa mga bumbero, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng apoy. Agad namang naagapan ang sunog. Napabayaang kala naman ang dahilan ng sunog sa dalawang bahay sa Tayum Abra. Huli na raw nang mapansin ng mga residente ang kumakalat na apoy. Walang naisalbang gamit. Ayon sa mga bumbero, mabilis na natupok ang mga bahay dahil gawa ang mga ito sa kahoy at iba pang materyales na madaling magliyab. Wala namang nasaktan sa insidente. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.